What is up, mga Lodi? So, ayan. Ito na ang aking new bike. Oh, yeah. So, first ride impression tayo ngayon. So, sound check. So, ayan. Grabe yung tunog, mga Lodi, di ba? So ngayon ko pa lang siya i-drive ng mga 20 kilometers lang naman, papasok lang ako ulit ng opisina tulad ng dati. Sabihin ko lang sa inyo yung first impression ko para yun lang, kung ano lang yung masasabi ko sa bike na to, kasi ngayon ko lang siya i-drive actually. So let's go, na warm up ko na to kanina eh. Grabe. Woo! Sarap dito. Grabe yung Matthew promise. Hindi ito yung review na ano. Hindi tayo sa specs, mga ganun kasi nagkalat ng mga specs nito eh. Ako lang, yung reaction ko lang kasi di ba galing nga tayong SV, so ito ibang bike na naman ang hawak. So unang masasabi ko, itong riding comfort niya medyo relax siya. Actually naka-backpack pa nga ako eh, pero naka-bag ako sa likod, medyo mabigat. Tapos relax naman siya, medyo sporty. Mas mataas yung handlebar ng SV. Grabe, hindi ko ma-spelling ang mukha ko ngayon. Lakas ng torque. Mas malakas torque nito sa SV. Grabe. Kasi ano eh, magaan to eh, wala pang 200 kilo eh, tapos 660 cc. Tapos yung issue na sinasabi nila, yung dito sa throttle may delay, pero which is parang normal lang kasi yung CX25 R ko dati ganito rin, may slight na delay siya. Grabe, papalagyan ko agad talaga ng ano to, quick shifter. Ang macho ng tunog, ang bass, oh. Gano'ng kaingay ito sa labas. Sakto lang naman pag naka-helmet, hindi man ako nabibing eh. Tapos itong side mirror, maganda itong try na side mirror, promise. Grabe, premium. Premium din yung presyo. Actually nakuha ko rin itong motor na to, nasa ano pa lang siya, 3.9 yung natakbo, wala pang 4,000. Tapos 2022 model. Grabe yun, bakit 4th gear. Sarap ng downshift, ang smooth. The rumble sound. Grabe, siguro pag wala itong traction control, magwiwili ito. Kasi naka-on lahat eh, doon tayo sa safe. Safety first.
Ano ba bang masasabi ko? Sa comfort, okay naman. Power, grabe. Ito yung sinasabi ko na hindi ko kailangan ng 1000cc talaga. Bibigay niya yung gusto mong power, yung lalo sa torque. Hindi kanya bibitinin eh. Tapos itong seat, grabe yung lambot. Itong tank, medyo mababa yung tuhod ko kasi hindi ako matangkat. Nasa 5'3, 5'4 lang ako. Pag nakasapatos, siguro 5'4. Pero kayang-kaya ko ng mga 5'3. Tiptoe ka lang konti. Pero depende pa rin sa inseam nun. Pero hindi naman mga inseam ko eh. Nasa 28 lang ata inches yung inseam ko eh. Pero good siya. Hindi lang na talaga siya ganun ka-responsive tulad ng cable type. Pero oras na naka-quick shifter na to, baka ibang usapan na. Tapos suspension niya, mamaya pag may malubat. So far stable siya eh. Mga ganda yung suspension nito, show off. May bubo ka pa eh. Ito, 5th gear. 6, may torque pa siya eh. Ano? Ito? Grabe! Sarap pala nito. First time ko rin magkaroon ng inline 3 na engine. Dati, yung dati, nakasubukan ko na mag yung una kong big bike, ER6N, tapos nag-inline 4 ko, yung Z1, tapos balik inline 2, pero 270 degree crank, yung MTO7, after MTO7, yun, SV650, V-twin naman. So ngayon, inline 3, na Triumph ito. Tsaka first time ko rin magkakaroon ng Triumph na bike. Kaya medyo pag maintenance dapat mag-ready ka rin siguro kasi ako mag-ready ako. Siyempre yung maintenance hindi rin ano. Hindi tulad na ibang bike siguro na mas mura, 'di ba? Pero goods. Matagal pa eh, 1 year eh. Kasi bago magpa-maintenance ulit, 1 year pa. Naninibago lang ako dito sa signal light niya, parang wala akong pinipindot eh. Pag nag-signal light ako, parang feeling ko hindi ko napindot. Sobrang lambot. Kaya maganda nito na naka-cancel yung auto-canceling. Ayan o, tinitingnan, inoobserbahan ko na kung magka-cancel talaga. Cancel na ba? Oh, nag-cancel nga. Nawala sa dash ko eh. Grabe, sarap nitong motor na to kasi ano eh. Ang advantage niya sa SV, compact siya. Compact na motor. Yung tipong lit-lit niya, pero grabe. Hindi mo kalahing big bike to eh, pag di mo nilapitan eh. Maliit kasi siya talaga, which is the best for me kasi maliit din ako. Para sa katulad kong rider na ganito lang height, the best to, the best. Papalingon talaga eh. Maingay siguro to sa labas.
grabe, nahanap ko na yung quick shifter pag ganitong throttle na hawakan ko. Kasi mararamdam talaga pag ride by wire, mas malambot yung throttle. Mararamdam mong hindi siya, parang wala siyang magaspang na nararamdaman konti. Kasi wala nga siyang cable. Kaya yun, malambot talaga. Pero yung sinasabi lang delay, manageable naman. Hanggang ano siya, siguro nasa 1,000 to 3,000 RPM. Pero pag nasa 4,000 ka na, doon nalalabas yung totoong torque niya. Dito sa bangkingan, try naman natin. Magagamayin mo rin to agad eh. Siyempre, mapakiramdaman mo lang muna. Hindi naman nalayo sa SB yung power eh. So far sa bangkingan, medyo ano siya, masyadong magaan kumpara sa SV. Dahil siyempre mas mababa yung ano nito eh, yung ano ba tawag dun, yung haba ng motor, yung wheelbase. Mas mahaba yung malayo yung mga V-twin. Woo! Pero sa tunog niya, hindi masakit sa tenga. Pag ito helmet ko, siguro pag yung LS to na helmet, hindi ko lang sure, baka mas maingay dun. Ito kasi yung shark na carbon itong gamit ko ngayon. Nakabukas ba camera ko? Oo, nakabukas. Pero dito may negative side na ako naramdaman dito sa may foot peg. Sumasagi yung likuran ng pako, size 8 lang pako. Sumasagi yung likuran, parang nag-sporty mode ako. Sumasabit sa foot peg sa rear. Pero okay lang naman, sanayan lang. Sa fuel consumption, hindi ko rin masasabi pa kasi first ride ko pa lang to, hindi ko pa sinusukat kasi ni-enjoy ko pa yung power, pinapakiramdaman ko yung ano niya, yung behavior. Pero naka-on lahat ha, naka-on ABS, traction control, tapos naka-road mode. Dahan-dahan tayo sa medyo delikadong part dito kasi hindi ko pa master ng motor. Ay, baka palingon talaga lahat eh. Itong magaganda sa mga inline 3 tsaka inline 4. Pero ito lang maganda sa inline 3. Sobrang mabase talaga yung tunog nito. Actually, yung pinakita ko kanina, naka start full system na to. Tapos sinanggal ko yung DB killer. Ayoko kasi nang naka DB killer, wala ka wala yung pagka-base. Mas maganda ito. Grabe. Saya. Saka sobrang smooth ng engine. Very, 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 very little yung vibration sa handlebar. Napaka ano niya. Smooth talaga. Week siguro, try natin. Pupunta ako ng Triumph. Ay, next week, nasa Manila pala ako. Basta, next project ko yun.
Oh, basa. Iwas tayo, iwas putik. Oh, ganda yung suspension nito ah. Tamang-tama lang talaga yung settings na number 1 pag mag-isa. Komportable yung ano niya, bounce niya. Pati sa harap, saktong-sakto lang. Ayun kasi iba, sinasabi nila matigas, medyo matigas daw. Pero sa akin okay naman. Or sanay lang ako talaga sa mas matigas. Kasi yung SV medyo matigas din eh. Kumpara sa MTO7 ko dati, malambot yung MTO7. Malapit na rin tayo mga lods. So yun, masasabi ko sa inyo talaga yung reaction ko. Wow. Hindi mo talaga isiping 600 to eh. Isipin mo pa ang turbon to pag di mo sinitch eh. Pag narinig mo yung tunog, doon mo malalaman na big bike. Kaya pag nakapat lang siya, medyo malayo at nakaharap, kala mo naka ano ka lang eh. Mga typical na malalaking motor pero lower cc. Ang ganon yung feeling. Tsaka napakaganda ng mga buttons niya. Hindi mo mararamdamang cheap talaga. Grabe, sarap. Woo! So, yun lang naman ang first ride impression ko dito. Ano pa ba idadagdag ko? Yung brakes. Yung brakes na testing ko na kanina, ABS, yung kanina may biglang mag-overtake ako, biglang may lumusot na sakyan. Kaya na-testing ko na, nag-work naman ABS niya sa harap, tsaka ano, stable siya. Smooth lang yung brake. Malakas din. Para sa Nissan caliper, kahit 2-pot siya, malakas. Traffic pa. Siguro papagawa ko dito susunod, may papatapos ko yung upuan para bumaba pa konti. Kahit siguro mga 1 inch na lang. Para yung comfort nandun pa rin. Kasi maganda yung foam eh, yung lambot eh. Dali niya isihingit. Sobrang gaan kasi, ang daling liko-liko. Grabe, ang dami kang haba kasi nito, yung ano, yung ililibing na. Oh, yun, medyo nararamdaman ko yung delay niya. Pero andun siya eh, andun yung power, basta 4,000 mahigit na. Maganda to talaga, buti na lang may auto cancellation to. Yung rear brake nya, oh yun, ganda, makakagat din yung ABS. Tug, kumano eh, naramdaman ko na eh. So yun mga lodi, yun lang muna sa ngayon ha, kaya malapit na ako eh. First ride impression lang natin yung talagang
unang maneho ko sa motor na to. Kasi pinick up lang namin to sa Quezon City. Tapos nung pagbaba namin, winashingan ko na. Tapos dinitail ko konti. Tapos yun lang, hindi ko na drive muna kasi pagod na ako nun eh. Pahinga muna. So yun lang, share ko lang mga lods. Baka yung mga next vlog ko about sa bike na to, siguro mag-review-review rin tayo kahit papaano, kung bakit ito yung nabili ko, napili kong kapalit ng SV. So yun lang, thank you sa panonood mga lodi, and peace.